Guys, ito na. Tanggalan natin yung ating laruan sa box. So, ito yung remote nya yun. Yung control itong remote na to, which is gun type, ay... Gun type pala to. Oo, gun type. Parang barrel siya kasi may trigger. Katulad yan, pag-control mo siyang forward. Forward? Ganyan mo forward. Lang siya. Ito. Ito parang ito, forward siya. Pindutin mo lang to. Ayan, forward. Ayan, forward. So pag ginanaman naman siya, push mo forward tong trigger, magpa-backward naman siya. Oh, may patras din. Oo, malapit yan. Saan ka nakakita ng bangka ng matras? Tapos kung gusto mong lumiko habang umaandar, siyempre ito, po-forward. Halimbawa, kaliwa. Yan, kaliwa. Kaliwa. Pag kanan naman, pag ganon. Ano pag kanan ulit? Pag ganon lang, kanan. Kumakaliwa, kumakanan. Oo, yan. Eh, ano naman yung parantena na yan? Ay, ito yung transmitter. Ah, transmitter. Na para ano sa connection sa boot natin. Ah, okay. Pero bago natin i-operate ito, kailangan rin lagyan ng double A na battery. Diyan. Oo. Ah, okay. Tapos, dito yung switch on and off. Pag in-on mo siya, makikita mo yun yung ilaw dito kung activate na siya. Ah, yung lights indicator. Oo, lights indicator. Saan ito nilalaro? Sa tubig? Sa tubig. Paano pag nabasa? Kaya ito yung tayo, yun ang magandang tanong. Mahirap eh, baka pag nabasa eh. So ito, pag tinanggal natin sa box, okay. May initial charge na siya. Pero hindi siya totally full charge. So, kung gusto mo siyang i-charge muna bago laruin, ito yung charging port niya. So, okay. May cover siya para... Nakasulat, open. Open ito, tanggalin mo siya. Open, ibig sabihin buksan. Oh, buksan. Ayun. Yan, dito mo ilagay yung charger. Ang kagandahan kasi nito is kahit saan siyang USB charger. Laptop, oh, okay. O basta USB type na ano, pang charge. Pero may included na yan sa box? So, included na sa box. Okay. So, pagkatapos mo i-charge, kailangan mo ibalik ito ng maayos. Bakit naman? Isarado ba siya ng maayos? Kasi pag hindi mo sinarado ng maayos, pag nilagay mo sa tubig, papasokin ang tubig. Yan mo na yung purpose. Yun. Ayan, so full charge. Ngayon, hindi pa siya iilaw. Bakit? Baka sabihin mo, ay, okay na. Baka pwede kong laruin dito. So, i-on ko na to. Tapos, kukontrolin ko na siya. Ba't hindi gumagana? Oo nga. Kasi nga, sa tubig lang siya. Ah, hindi ba, no? Hindi ba, speedboat, hindi pwede sa lupa? Eh, hindi. Ah, kala ko pwede sa lupa, tsaka hangin. Gagana lang yung ilaw. Kasi may sensor siya dito pag nilagay mo sa tubig tsaka dito siya ngayon ilaw. Okay. So sensor din. Oo, ito yung sensor niya, dalawa. Pag dumikit siya sa tubig tsaka ng ano, automatic na siya mag-on. Yun hindi yung pa bawal yun? Hindi yung mag-pag-sensor? Hindi pa bawal? Ay, pag-sensor yun. Ay, pa ba yan? Oo. Sorry po. So, bago natin i-operate ito, may dalawa siyang propeller. Okay. Ito yung pinakagitna niya, tawag kasi dito sa amin, timon. Timon? Oo, timon sa amin. Sa kapitbahay namin yung si timon. Sa Iloilo, timon. Oo. Dapat naka-straight siya. Timon. Dapat sa English yan. Ito. Parang balancer. Balancer niya. Okay. Nagtitimon. Dapat naka-straight siya. Kasi pag halimbawa pumapaling siya dito sa kanan, so lagi siyang liliko ng kanan, hindi mo siya ma-straight. Okay. Pag tumaliwa, pag sa kaliwa rin siya, laki siya nakakaliwa. Ah, nakakaliwa pala yan. Oo, nakakaliwa. Ayun. Ah, sa kaliwa. Ang kagandahan nito ay napakatibay. Ang ganda design niya. Long distance siya. Hindi ba nasisira agad yan? Ay, hindi. Napakatibay siya. Ilan ba yung range niya? Long range ba to? Oo. Yan ang kagandahan ngayon sa mga remote na ano na gun type. Basta gun type na remote, mostly, long distance, ang layo nang inaabot niya is 30 to 40 meters. 40 meters. Mayroon pang 50, mayroon pang pataas.
Depende. Sige nga, ang dami niyo pang sinasabi. Oh. Tapos tingnan natin. Oh. Yes, samahan niyo na kami at subukan natin. Halika na, guys. Ah, swimming na tayo. Ay, palanguyan pala yung barko. Palanguyan ang barko. Okay, let's go.